Good evening, good morning at sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay. May hamon kagabi, di ba? May hamon ang ating kapatid, kaya meron tayong question dito kung sang-ayon ba sila natanggapin natin ito. O, talibong, pagkatapos namin ni Junre. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Yes, ano objection? Wag siyang mag-ano ng ibang tao, Mr. Moderator. Umarap siya sa akin. Ipagtuloy niyo yung sinasabi niya kasi wag niyang damayin ang wala rito, Mr. Moderator, kasi hindi rin siya papansinin. Patuloy lang siya. May question tayo kung dapat bang tanggapin ang hamon. Nangunguna kanina dito ang no, hindi dapat. Ngayon, nangunguna na ang yes. Oh, 71%. Pero, may sabi sila, wag online. Dapat harapan daw umano. Oh, yun ang problema. Kung kakasama sa harapan talaga. Oh, yun ang karamihan na hiling. Harapan daw. Oh. At kung maalala ninyo, ang sabi niya, tadtad ng kamalian ang Biblia natin. Ay isang katutak, okay? Ang Biblia ay isang katutak na kamalian. Kaya ang Biblia ay hindi po salita ng Diyos. So, argumentum contra factum non valid. An argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Bakit? Kung ang Biblia ay hindi salita ng Diyos, bakit sa aral ng mga Muslim, si Muhammad ay hinulaan sa Biblia? Nasa kanilang aral, oh. Page 66, si Muhammad hinulaan sa Biblia. So kung si Muhammad hinulaan sa Biblia at ang Biblia ay hindi salita ng Diyos, therefore, si Muhammad hinuhulaan sa hindi salita ng Diyos. At alam niyo ba ang pagkakaiba, mga mahal na kapatid, sa Biblia at Quran? Ang Biblia, mga propeta natin ang nagsulat, ang Diyos mismo ang napakita sa kanila. Pero sa Quran, di mapatunayan. Di mapatunayan ng mga Muslim na Diyos mismo ang nag-reveal sa Quran sa kanilang propeta na si Muhammad. At ang malaking problema pa ng mga Muslim ay di din nila ma-probe na anghel ba talaga ang nagpakita kay Muhammad. Bakit? Una, kung tingnan natin ang Sahih al-Bukhari, aklat 53, sabi sa kanyang misis na ang propeta nila umano ay kinulam. Nagsimula na siyang nagpantasya. Ano daw? Nagpantasya. Kaya, kung kinulam ang kanilang propeta at nagsimula na ng nagpantasya, paano natin masiguro na yung Quran nila ay hindi bunga sa pantasya ng kanilang propeta? Paano masiguro na yung sinasabing anghel di bunga sa pantasya lang? Anghel nga ba talaga o fallen angel? At ito pa. 2 Kings verse 8 at chapter 8 verse 26 at yung 2 Chronicles chapter 22 verse 2, napakalaking contradiction yun eh. At yung premise natin kanina, ang Diyos hindi nagkakamali. Kaya ang kanyang salita ay hindi nagkakamali. Ngayon, kung ang salita na sinasabi mong salita ng Diyos
ay nagkakamali, therefore hindi yan salita ng Diyos. Okay, yun ang kaniyang conclusion na ang Biblia ay tadtad ng kamalian gaya sa ikalawang hari, kapitulo 8, versikulo 26 at Second Chronicles chapter 22 verse 2. Dahil mabasa kasi diyan na si Ahasiah ay sa Second Kings chapter 8 verse 26, 22 siya na taon gulang nagsimula sa paghahari. Habang sa Second Chronicles chapter 22 verse 2, 42. Kaya tad-tad daw ng kamalian. Hindi po yan totoo, mga kapatid. No. Ang totoo ay out of context itong mga Muslim na gumagamit sa Biblia para lang ipakita na nagkukontrahan, lalo na ang ikalawang hari, kapitulo 8, versikulo 26, at ang Second Chronicles, chapter 22, verse 2. Bakit? Ano po ba ang konteksto diyan? Ang makikita kasi natin, mga kapatid, sa Second Kings, chapter 8, verse 26, at ang Second Chronicles, chapter 22, verse 2, merong tinatawag na dalawang pagkakaiba na konteksto. Two different points of view. Ano po ba yun? Una, kung tingnan natin ang konteksto, yung paghahari niya sa 22 taong gulang na binanggit sa Biblia, hindi ibig sabihin na yung 22 years old na pagsimula sa paghahari, ganap na siyang umupo. Dahil sa konteksto, ganap lang siyang umupo sa taong 42 years old na gulang. Yun ang binanggit sa ikalawang hari, kapitulo 8, versikulo 26. No? Bakit? Dahil yung pag-upo niya bilang tinatawag na hari sa Juda matapos na matay ang kanyang ama na si Jehoram. Kung maalala ninyo, kung tingnan natin ang Second Chronicles chapter 21 verse 20, si Jehoram namatay siya 40 years old siya. 40 years old siya. Siya naghari. Naghari siya sa gulang na 32 years old. At namatay siya tapos sa 8 taon na panunungkulan sa kanyang kaharian, kung tingnan natin ang ikalawang Chronicles chapter 21 verse 2. So at dahil namatay siya, ang hari ay namatay sa gulang na 40 years old, si Ahasiah ay 22 years old when he assumed the throne. At ito ang binanggit sa ikalawang hari, kapitulo 8, versikulo 26, na Ahasiah was 22 years old when he began to reign. Ngunit ang konteksto nito, Ahasiah was not supposed to take the throne because he was the youngest among the sons of Jehoram. Kaya may mga kapatid siya, pero yung mga kapatid niya na dapat sana ang mag-take over na magulang sa kanya
ay napatay sa mga Palestino. Napatay sa mga Palestino sa 2 Chronicles chapter 21 verse 16. Kaya umupo siya sa pagiging hari. Ngunit sa kanyang pag-upo, kung tingnan natin ang 2 Chronicles chapter 22 verse 1, hiniling yan sa mga tao ang kanyang pag-upo. At ang gabay sa kanyang pag-upo ay ang kanyang ina, na mabasa natin sa 2 Chronicles chapter 22 verse 3. No? Kung tingnan natin ang nakasulat. So, itong dalawang talata, walang kontrahan, kundi pilit lang na inilabas ng mga Muslim na kontra-kontra para ipalitaw na nagkukontrahan ang Biblia. No? At maliban dyan mga kapatid, meron pang marami pang mga talata na ginagamit nila na dapat alam natin kung anong mga talata na ginagamit nila at ipalitaw na kontra-kontrahan. Pero alam nyo ba na ang Quran nila napakatadtad din sa kontra-kontrahan. Bakit? Kung tingnan ninyo ang kanilang Quran sa chapter 69:40, anong nakasulat? That this verily the word of an honored messenger. Kaninong salita daw umano ang nasa Quran sa messenger? O di po ba? Di kay Allah? Kaya sa ating question dito, Brajando, nangunguna ang yes na tanggapin ang hamon, pero may sabi sila na dapat daw umano harapan. Iwan ko kung kakasama sila sa harapan na patunayan na ang Quran ay salita ng Diyos. Diyos. Try natin. Try lang, harapan. Pero okay. Nagsabi na siya kagapon, Brother Wender, na kung harapan daw, hindi daw niya kaya makipag-debit ng harapan kasi una-una daw, wala siyang source of income. Sinabi niya kagapon sa pasalamat na mahirap ka daw ka-debate kasi daw ang gusto mo ay yung ando, yung harapan, eh wala daw siyang source of income, bro, Wendell, na pamasahe. Maliba na lang yung sinabi niya kagabi. Oh, na humingi ka siyang sponsor kagabi eh. Humingi siyang sponsor. Oh, sige, si bro, dyan doon na ang mag-sponsor. teka, bato ko na. Teka, bato ko na damay dito, ha? Ano, kontakin ko pa? Nag-live siya ngayon. Makinig lang tayo sa anong mga pahayag ng mga nagsubaybay sa atin. Daming mga nagsabi din, huwag nang patulan. May mga nagsabi ditong huwag nang patulan. Sabi ng iba din, kung magkaroon man umano ng debate, dapat harapan. Dapat talaga harapan. Para yung cameraman namin... May padala ko niyo yung cameraman namin. Pero mas mabuti harapan bro dyan do, kung nasa Luzon sila, nasa Mindanao ako, diyan na lang sa Tagbilaran. Yun na nga. Kaso, wala daw siyang pamasahe. Wala siyang pamasahe. Nag-live sana siya ngayon. Pasukin ko sana kung pumaya kayo. Okay, so... Pakinggan lang natin kung ano ang mga... pahayag sa ating mga taga-subaybay. To make his message known is our responsibility. So here we are.
our lives to the Lord.